Wait, my dog. The dog is barking at us. Look. Ready na po ang kambuting kahoy. Luto na po siya. Yum. Mm. Ito po, gulay ko po na to, sadyang ganito para mga isang araw may kalahati po sa akin. Ngayon, sa kabukas pa po yan mauubos. Siyempre, ilalagay ko rin po sa ref. Tapos iinitin para hindi naman masira yung ating tiyan. Ayan. Sarap ng kamuting kahoy. Ganito po ang kaming mga Bicolana dun sa parte namin. Ganito magluto ng kamuting kahoy. Isda po kadalasang ilalagay kasi mas masarap. Noon po sa amin sa probinsya walang isda. Ang inaano po namin dyan yung bayawak. Naalala ko si tatay noon, nung buhay pa siya, nagluto ng kamuting kahoy, ang nilalagay na imbis na isda, kasi walang isda doon sa bukid eh, bayawak, sobrang sarap. Kasi ang lasa ng bataya, bayawak, parang ano din siya eh, lasang manok. Saka lasang sawa. Ang sawa, masarap din yan eh. Diyan na po. Salamat! Sana nagustuhan niyo po ang paraan ng aking pagluluto. Ang wish ko sana mabusog kami ni Buboy. Pero si Buboy bawal po yung kamuting kahoy sa bata. Kasi ang kamuting kahoy hindi siya ordinary yung gulay. Yung isda pwede kay Buboy. Sabaw na konti pwede. Yan na po ang kamuting kahoy. Oh. Kamuting kahoy kasi masarap i-gulay. Pero yung iba hindi alam pagluto ng kamuting kahoy. Yan. Bibi! Ito na po. Hanggang lumabas yung tubig dun sa kamuting kahoy. Nakita ba? May tubig. Kasi yung tubig na yon, sabi ko, nakakahudong o nakakalason pag hindi tinanggal. Yeah, bilog na siya. Na yung kamuting kahoy po na ginawa ko, nilagay ko na sa kawali. Ready na para po siya ilutuin. Wala na po siya yung tubig-tubig. Tanggal na yung tubig-tubig ng kamuting kahoy. Look! Gagataan ko na po yan. Tapos yung sinain ko naman. Ano daw? Ano daw yan? Isa ito? Ha? Isa ito? Ano daw? Bago sa motor, baka ko yung baka masuri yung motor. Kasi may mikol pa lang yung black net. Ah, pwede. Para sa amin mo na.
tatlong baso ng... Nalagay ko na po yung pangalawang gata na tatlong baso ng tubig dun sa kakang gata. Kasi kailangan ito ng medyo mas marami yung tubig dahil mga isang oras po siyang lulutuin. Ilalagay ko po yung bawang, sili, at saka ang sibuyas po. Ayan. Dahil po dun sa minaliit ko yung kamuting kahoy, tawag namin sa aming sa Bicol, gumsa. Pag gumsa, nilagyan ko na siya ng asin. So maglalagay po ako ng asin. Kunting-kunti na lang po, para hindi po siya maalat. Kunti na lang. Saka lalagyan ko po siya ng namnam. Ayan. Saka ko po siya tatakpan. Tatakpan ko po siya mga 15 minutes. 15 minutes po siyang tatakpan na kumulo. Saka ko yung babalik ta rin. Saka ko bubuksan. Tama lang po yung yung apoy. Kasi po ang kamuting kahoy, hindi po yan ordinary yung gulay. Mahirap din siyang lutuin. Kasi pag mali yung pagkaluto mo, nakakalason. Zao, naputol ko na. Ming-ming! Galunggong na pink. Bukulo na po siya. Bilis. Buksan ko lang. Babalik na rin ko na. Kunti na lang yung tubig. Kailangan po kasi kailangan matanggal yung tubig na pangalawang gata. Para sigurado na yung pangalawang gata, naubos siya dun sa pagkulo nitong kamuting kahoy. Di kasi basta-bastang gulay ang kamuting kahoy eh. Kaya ang iba ayaw maggulay ng kamuting kahoy. Kailangan yung apoy tamang-tama. Kailangan mas marami yung tubig ng pangalawang gata para lutong-luto yung kamuting kahoy. Yan, kunti na lang po yung tubig. Oh. Pero ubos, kailangan maubos yung tubig. Tapos po, pwede ko lang ilagay yung isda kasi kunti lang naman yung tubig. Eh. Ito yung isda. Oh. Galunggong ng buhay ko. Konti-konti yan po. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. So, ganyan ang naging itsura sa kawali. Aantayin po natin yan na matuyo yung tubig. So, pag natuyo tubig, ibig sabihin, luto na yung kamuting kahoy, saka ilalagay yung unang gata. Ang kamuting kahoy, parang talbos ng kamuti. Madali silang tumubo sa mga lugar na mainit. Gustong-gusto nila yung init na lalo yung nagpapatingkad ng kanilang mga dahon. Huwag lang daanan ng bagyo. So, tatakpan ko na po siya ulit. To aantayin kong matuyo yung tubig. Tutuyo na yung tubig. Pangalawang gata, nawawala na siya, oh. Wala na. Tapos, luto natin yung isda. So, ready to put the kasang gata. Ito po yung kakang katao.
Sabi ko nga po, pag naglalagay po ng kafeng gata, huwag nang bubukagin. Huwag nang gagalawin yung gulay o mga isda. Hayaan. Ready na po ang kamuting kahoy. Luto na po siya. Yum. Ito po, gulay ko po na to, sadyang ganito para mga isang araw may kalahati po sa akin. Ngayon, sa kabukas pa po yan, mauubos. Siyempre, ilalagay ko rin po sa ref. Tapos iinitin para hindi naman masira yung ating tiyan. Ayan. Sarap ng kamuting kahoy. Ganito po ang kaming mga Bicolana dun sa parte namin. Ganito magluto ng kamuting kahoy. Isda po kadalasang ilalagay kasi mas masarap. Noon po sa amin sa probinsya walang isda. Ang inaano po namin dyan yung bayawak. Naalala ko si tatay noon nung buhay pa siya, nagluto ng kamuting kahoy. Ang nilalagay na imbis na isda kasi walang isda dun sa bukid eh. Bayawak, sobrang sarap. Kasi ang lasa ng batiya, bayawak, parang ano din siya eh, lasang manok. Saka lasang sawa. Ang sawa, masarap din yan eh. Diyan na po. Salamat! Sana nagastuhan niyo po ang paraan ng aking pagluluto. Ang wish ko sana, mabusog kami ni Buboy. Pero si Buboy, bawal po yung kamuting kahoy sa bata. Kasi ang kamuting kahoy, hindi siya ordinary yung gulay. Yung isda, pwede kay Buboy. Sabaw na konti, pwede.